What's up guys, Huwai here. So welcome to the 5th month update ng Turtlebox Icel and Shine versus ng Soft 99 Puso Coat, ano? So I think that's 16 plus 4, 17, 18, 19, 20, 20th week if hindi ako nakakamili, ano? So 20th week na ng Icel and Shine tsaka ng Soft 99 Puso Coat sa dalawang sasakyan na to, ano? Actually yung sa Innova ahead siya ng 1 week pero pagpantayin na lang natin. So, check na natin agad yung water beading nila. So, dito sa Montero, yung lumang Icel and Shine. Tapos, yung sa kalahati ay yung bagong Icel and Shine. Dito naman sa Innova, nandito yung lumang Puso Coat na apply ko. Pero, same product na binili ko, nag-apply ulit ako ng bagong layer dito. So, I think more than 1 month pa lang yung nandito sa side na to, ano. So, yun. Let's get into the water beading nila, no? Tignan natin kung nagbibid pa ba yung Icel and Shine tsaka yung Soft 99 Puso Coat, ano? Alright? Alright, so same procedure pa rin yung ginagawa ko sa mga updates na to. So, nilinis ko sila gamit ng car shampoo. Ito sa Montero kakatapos lang. Same din sa Innova. So, replicate natin yung ambon gamit ng ating hose. Yan. So, tignan natin itong lumang Icel and Shine. Tapos compare natin sa bago, ano. Alright, so yung sa lumang Icel and Shine, nag-round off pa rin yung bottom ng mga water beads, pero di nga siya kasing ganda nitong bagong apply natin. Ano? So itong bagong apply mga nasa more than 1 month pa lang siya. So, ayan, hindi na masyado nagbibid yung sa lumang Icel and Shine compared dito sa medyo fresh at saka yung bagong Icel and Shine, ano. Yan. Alright, so iniba ko yung pattern ng hose. Ayan. Try natin i-replicate ng medyo mabigat na ulan. So I think kitang-kita nyo naman yung difference. Ito nagwa-water sheet dito. Tapos hindi agad natatanggal, ano. Compared sa kabila, na yan nawala na. Ito meron dito sa baba, bandang baba. Sana napapansin nyo. Medyo nag-weaken na yung Icel and Shine dito sa portion na to. Pero yung sa taas, medyo okay pa naman. Hindi nga lang ganun kaganda yung beading niya, no? Compared dito. Makita niyo yung pagkakaiba ng beading. May mga natitira ng water sheet na maliliit, ano. So, yan yung sa beading capabilities. Check naman natin yung water sheeting, ano. Kung mabilis ba mag-sheet off yung tubig. Alright, so tingnan natin yung water sheeting. So, yan. Isang malaking ano ng tubig. So, nakita niyo yung bandang taas, medyo okay. Pero yung banda dito sa baba, eto. Nakita niyo yung tagal mag-sheet off. Try naman natin dito. So, hindi na siya kasing bilis tulad nung last time. Papansin nyo, mabagal na siya. Ay, nakita nyo may water sheet pa dito. Ayan. Compare natin dito sa medyo fresh at bagong Icel and Shine. Nakita nyo, mabilis. Ayan, oh. Nawala na yun dito. Tapos dito, medyo mabagal lang na onte. Pero, yan. So, try natin dito sa may gitna. So, hindi naman masyado nagkakalayo pero mas paganda yung sheeting nito kasi unti lang yung iniiwan niyang tubig compared dito sa kabila, ano. So yan yung sa Turtlebox Icel and Shine. Tignan naman natin yung sa Puso Coat, ano, sa Innova. Alright, so ito naman tayo sa Innova. Tignan natin yung water beading ng Soft 99 Puso Coat, ano. So simulate natin, mabigat na ulan. Ayan. So, ito yung sa lumang Puso Coat. Mapapansin nyo, nagbibiding pa rin naman siya, pero yung iba, medyo irregular na yung shape. Unlike dito sa bagong Puso Coat, ayan, itong section na to. Nakikita nyo yung pagkabid niya, medyo almost uniform, pero may malalaking size. At saka medyo irregular. Pero, kita-kita nyo naman, parang mas malakas yung beading niya compared dito sa ating lumang Puso Coat. Ano, nakikita nyo, ayan. But definitely, buhay na buhay pa rin yung Puso Coat. Except lang dito sa portion na to, parang nawala na. Kasi nakita nyo, halos walang tubig. Or,
nag-sheet off lang yung tubig. Ayan, to yung tuyo pala to. So, sorry, my mistake. Wala palang tubig doon. Natanggal na. So, yeah. Yan yung beading. Nakita nyo naman malakas na malakas pa compared kay Turtlewax Icil and Shine. Pero yun nga lang, unlike kay Turtlewax Icil and Shine, yung sa Turtlewax, nag-sheet off siya. At wala masyadong iniiwan na tubig. Pero itong sa puso coat, parang ganun na rin actually nangyayari. Unlike sa mga first 2 or 3 months ng Soft 99 puso coat, madami siyang iniiwan na beads, parang tulad niyan. Which is pangit kapag madumi yung kasasakyan mo tapos iniwan mo lang, mag-iiwan ng watermarks. So, yun yung disadvantage yun. Alright, so tignan naman natin yung water sheeting. Ano? Tignan natin kung mabilis ba yung sa Soft 99 puso coat compared sa Turtlewax Ice Seal and Shine. So, dito muna tayo sa luma. Ayan. Papansin nyo, mabilis pa rin naman. Ayan. Sana napapansin nyo, ayan, nawala yung water sheet doon, tapos nag-iwan na lang ng bead. Except lang dito sa bandang baba na nakita nyo, may water sheet pa. Ayan. So, isa pa. So, definitely, more into water sheeting na siya kapag binugan nyo ng ganung karaming tubig. And unlike dun sa sprinkler pattern or shower pattern na talaga magbibid siya, pero ito magsisheet na siya. Unlike nung mga yun nga first 2 months or 3 months, kahit ganun mo siya, magiiwan siya ng madaming beads. Ito medyo umunti na yung beads niya. Pero yun nga lang, yung mga beads na naiiwan, hindi na siya parang bilog na bilog unlike before. So check naman natin tong sa medyo fresh na puso coat. So nakita nyo mabilis, except nandito sa part na to. Hindi ko alam kung bakit lagi itong babang part ng wood medyo, alam mo yun, yung mga sealant tsaka wax madaling mag fade out. Pero yung sa taas hindi masyado. Dahil ba sa init? I'm not sure. Pero yeah, mabilis siya mag sheet off. Ayan, wala na siyang water sheet dyan, except na lang, actually wala na din dito, except dito. So yeah, yan yung water sheeting ng Soft 99 puso coat, ano. Actually ito, Seal and Shine naman yung nilagay ko sa kalahati nito. So mas mabilis yung water sheeting ng Seal and Shine kapag medyo bago-bago pa, ano. So yeah, that's it for the Fipnot update ng tag dito. Turtlewax Ice Seal and Shine versus Soft 99 puso coat. So still going strong pa rin sila, especially itong Soft 99 puso coat. Itong sa Seal and Shine, medyo humihina na siya. Pero yung sa bagong Seal and Shine, I think going ongoing na siya for halos 2 months or baka 2 months na siya. Hindi ko na na-track eh. Pero definitely, yeah, both products are still going well. I'm expecting yung Seal and Shine aabot pa ng 6 months. Kasi parang yun ata yung claim nila before. Ewan ko lang kung ano yung claim nila ngayon. Ha? Pero I think 6 months yung tatagal niya. Yung kay Soft 99 puso coat naman, 12 months daw. Ano? So, syempre, kapag in-apply mo ng maayos yung mga products na yun, tatagal sila. Pero yun nga, ang tinetesting natin dito ay real-world real-world testing. So, most likely kasi yung test nila baka sa confined space or controlled environment or whatnot. Ito parang nilagay natin sa mga sasakyan na ginagamit araw-araw, ginagamit pamasok. So, tignan natin kung gaano katagal aabutin yung mga products na ito. Ano? So, yun nga, Turtlewax Ice Seal and Shine, 6 months daw. Soft 99 puso coat, 12 months or 1 year. Tignan natin kung aabot ng 12 months to. At ito, actually, mukhang feeling ko aabot naman ng 6 months itong Seal and Shine. Kayo ba guys, ano bang tingin nyo? Comment down below. Ano? Lalo na doon sa mga nakagamit or naka-experience na ng mga either 2 of these products or both. I would really want your comments about these products. Ano? So, comment down below. Ano sa tingin nyo, ano yung experience nyo, ano yung review nyo, ano. So guys, thanks for watching. Abangan nyo na lang yung susunod na update natin sa dalawang waxes na to in the future, ano. So kung hindi ka pa nagsasubscribe, don't forget to subscribe or click that subscribe button down there para updated ka sa bago nating uploads. So don't forget to like and share this video and see you on the next vid. Alright.